apart, and was transfigured before them. His face, basa-basa, Peter. Stephen. Verse 2. And was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. 5. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ministry ni Jesus. Maalala niya si Peter ay maalala niya po, sinabi niya sa kanyang epistle, kinuwento niya to at nirelate niya pa sa Word of God. Hindi alam kasi, alam din ng mga tao to, alam din ng mga disipulo na, ay, nakita niyo, okay, nangyari dito daw? So may nakita si Peter, James, and John. So tatlo lang sila. Do ilan ang disipulo ba? 12. Okay, Apostle 12, yung ibang disipulo, marami naman sila. Eh. Pero itong tatlo, lagi sila eh. Kung mga ganitong pagkakataon, sila yung nakakita. Yung mga matinding mira kayo, nalala si Jairo, si Tatang anak na, di ba? So right there and there, binuway niya yung patay. So kahit siya matindi. So yung 12, nakita naman nila yung calming of the sea. Ito yung feeling of 5,000, 4,000, nakita rin nila yun. So, ano nangyari? So, una, dinala silang tatlo lang, no? Anong ginawa sa kanila? Dinala sila sa mataas na mountain. At pag sinabing apart, ano yun? So, sila lang. Okay, walang ano dun, ha? Walang actors. Okay? So, pero, nung andun na siya, was transfigured before them. So, ano yung transfigure? Ang sinabing trans ulit, ano yun? Transform. Atos, di ba? So, figure ay, siyempre, yung kanyang figura or yung
appearance. So, nagbago. Okay, may nagbago. Hindi lang ito basta... Parang blooming nga yun. Hindi lang ganun. Okay, yun yan. Talaga... Nakaiba. So, kung maalala niyo yung... Si Moses, nabasa na rin natin yun, di ba? Sa Exodus... Ano yan? Exodus ano? Ginawa ni Moses ang... Ha? Anong ginawa ni siya yung nagningning din. Diba? So ito naman, ganun din, face. Okay? Nakakita na ba kayo ng araw? Ano tinitingnan niya pag gano'n, mainit. Okay? Ay mabubulag kayo. So ganun yung description sa itsura ni Jesus. Diba? Hindi lang yung kanyang mukha, pati kanyang damit. Sabi dito, white as the light. So, hindi lang talaga parang ano bang nagdinging ng gano'n. Christmas tree, ha? Christmas tree. Wala ko yun. Maliwanag talaga. Panay, yeah, parang ilaw, ganyan. Ilaw. Sobrang liwanag. So, kita mo kasi naliwanag eh. Okay? Pero hindi natapos doon. Sabi dyan, and behold, they appeared to them. Moses, ano ulit yung behold? Tingnan. Okay? So, kitang-kita, hindi lang siya. Biglang nag-appear. Itong dalawa, si Moses and Elijah. So, actually, sila rin yung tinutukoy na malamang. Hindi lang sinabi sa Revelation, the two witnesses. Pero hindi tayo sigurado doon. Kasi walang sinabi. Pero itong dalawang sila din, no? Again, si Elijah, si Moses, hindi natin nakita siya sa Old Testament. Nasa na ba tayo? Leviticus na tayo. Eh. Wala pa tayo doon sa power na yun. Pero hindi nakapasok si Moses sa promised land. Pero dito, makita natin, nandito siya. No? So this is some what of surprise din. Saka masaya. Kasi ang ano, dapat di siya nakapasok, ba't andun siya? Huh? And then si Elijah. Itong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Nag-uusap sila. Kung sinong pinaka-importanting tao na kausap mo? Anong importanting tao na kausap mo na? Wala pa? Ha? Ano ikaw? Si? Ito, tao sabi ko. Tao, wala. Yeah, so, ang usap ay isa, mahalaga yan eh. Hindi basta-basta ay tayo, wala tayong masyado nakakausap ng putang ng tao kasi sa kanila yun ah, sa kanila. Siyempre, importante sa atin tayo, kaibigan tayo, pero yung mga taong mas importante sa nalipunan. No, hindi, alam natin, hindi sila basta-basta nakakausap. Okay? Iba dun, text lang, tweet, mga kaya, hindi pa nga sila yun. Okay? So, pag kinakausap ka ng tao, may something na, ano dun, may importance ka, okay? Binigyan ka na ang panahon. Okay? So, nakita lang dito si Moses and Elijah ay nag-uusap sila. So, hindi pinakita dito, hindi sinabi dito kung pinag-usapan nila. Hindi ko rin alam kung narinig ba nila Peter, pero parang wala eh. Hindi ko alam kung malapit pa sila dito. Kasi yung mga palabas, huwag pinapa, ano diba, parang nakita ko, ay, sabihin sila, yun. Ano ba nangyari din sa, ano, sa promo? Okay. So, kasi dito, nag-uusap sila, tapos sumagot na si Peter. Ang sabi ni Peter. He said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. Sabihin na. Hello, okay. Ha? Okay dito ha. Dito na lang tayo. Okay? Sabi pa niya, if thou wilt, let us make here three tabernacles, one for thee, and one for us, and one for Elias. Sabihin mo, hindi nga, parang gusto nila doon, tumira na sila doon. Ikaw nga naman, nakikita mo yung ganun. So,
ilan na ba ang nakita ni Peter na himala? Marami na rin, di ba? Pero ito, siguro sa mga isang na kanina, importanteng tao. Si Elijah, sikat na sikat yan. May mga ibago na siya, no? Nag-ibigay siya. Sino ba yun? Okay, basa, pag ganun ako sa bahay. Siyempre, ilang beses lang siya na, ano, na-mention. Doon makalil din siya, di ba? Ilang chapter din si Elijah. Dami yung ginawa. Ang ginawa niya, 7 yun, alam ko yun. 7 miracle, matatindi. Huminto yung ulan. Hindi yung matindi yun. Pababa na. Yung pababa ng apoy. Actually, hindi lang isa yun. Maraming beses yung pinatay niya yun, di ba? Ano pa, nangati yung Jordan. Gulag? May binulag ba siya? Pagaling ng patay, di ba? Bumuhay ng patay. Nagpabulag din, di ba? Hindi ako nag-aamal. Ito yung unang bumuhay ng patay. So, importante si Elijah. And siguro, gusto na nila ka-fellowship. Hindi ko sinasinabi dito kung nakausap nila or what, di ba? So, may magandang place na ayaw mo nang umuwi. Yung isang office nito, parang ayaw na umuwi dito eh. Nakapakasyon sila eh. So tayo, nagbagyo tayo. Ulan kasi. Imagine ba, bata? Eh, bagyo, malamig doon, di ba? Ilang taon ka na ba nung Peter? Maliit pa ito, no? Ito, kinder 2. Kinder 2 ka pa lang ba, no? Eh, pa ba? Eh, kinder 2. Ay, ito ka na pa. Kinder 2. Hindi. Ay, oo, tama. Kinder pala po. Ito yung friendship. Ano, pwede. Grade 2 tama. Hindi makalawag, no? Grade 2 ka pala. Nasa Baguio, parang wala makuntahan doon. Wala. Wala masyado. Hindi grade 2. Siya. Nasa Baguio kasi may ito. Pag tayo may mili. Baby ka pa niyo. Puro bundok lang. So maganda yun ang insight nila. Maganda yung fellowship nila. Walang, walang detalye na binigay sa atin. So actually, ang pag binabasa ito, pag iniintindi mo talaga, parang ito na yung mga kapag-isip mo, ano yung nangyari doon. Parang na-excite ka rin, di ba? Last ano, Sunday, ano tayo, langit. Ang gagawin natin doon, kung hindi nagtatapos yung oras, ang gagawin natin doon, siguro, puro kwentuhan tayo doon. Awitan. No? Kwentuhan natin lahat. Ah, ganun pala yun. Ito ang ginawa nyo. Siguro may re-enact, hindi ko alam, may re-enact mo doon, may TV ba doon? May City ba doon? Hindi ko alam. Pwede siguro kasi. Inisang language na ba? Pwede. Kasi parang nakaintindi yan. Or kung baay pa yung language, naiintindihan mo yung language na pwede. Aralin mo yung language. Parang nung eh. Medyo naalam ko yung mga Greek. So nahihirapan ako yung magandang lesson. May bayan. At isang libo isang taon. Mahal din. Makinig ka naman ito. Hindi, mas maganda yung, maganda yung lesson ng yung set ang aso, Maya. Meron naman sila understand. Okay. So, ang ganda, di ba? So, mas hindi nga sinabi sa atin. Pero pwede natin i-derive na pinag-usapan nila doon. O, anong plano natin? Siguro, nag-plano sila sa end times, no? Ang gagawin natin. So, sabi ni Peter, yun nga, dito lang tayo. Hindi naman sinabi ko, pero parang gusto niya, doon na sila eh. At gagawa, kaso hindi nga sinagot yun. Ano nangyari na? When he had spake, behold a bright cloud overshadowed and behold a voice out of the cloud, which said, this is my beloved son in whom I am well pleased, hear ye him. So parang naulit yung, parang ang ganap to. May boses din, no? Yung baptism of water ni Jesus and ginawa ni John the Baptist na tapin na natin yan. Ito na yung sinabi dun eh. No? This is my beloved son in whom I am well. Please hear ye him. Okay? So hear ye him. So parang dun nagtapos yung ano. Sabi dito, when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. At Jesus came and touched them and said, arise, be not afraid. So wala na, tapos na.
And when they had lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. So, parang nanaginip lang ba sila? Hindi naman. Huh? Pero, nakikita ko nung pinaka-focal nito, or yung focus nito, yung hear ye him. Eh. So, pinakilala ko siguro, itong mga disipulo ay siyempre, pananapala tayo naman. Pero, bakit sinong ini-instruct ng Panginoon na hear ye him? Wala namang iba, hindi sila lang tatlo yun eh. Okay? So, sa buhay natin, okay? Intindihan ko rin kayo minsan eh, parang lalo yung mga bata. Hindi mo lang ako sa kalalagay. Dito pa lang yung panahon na ini-instruct ka pa lang. So, wala ka pang masyadong pinagkukuhaan. Diba? Bakit ang maniniwala sa'yo? Bakit ang may excited? Diba? Ang ganun eh, kailangan laging ano. Kasi nga, ini-stop pa lang kayo, iniipon nyo pa lang yung mga knowledge. And later, pag nag-phrase, ganun pala yun. Doon pa lang makakuha, doon pa lang makakatima. Okay? So, kasi sabi ng Panginoon ngayon dito, makinig kayo sa Kanya. So, matagal lang tayong Kristiyano, ako, no? Yung mga pagkakataon talaga na, parang kulang, nauho ako sa Bible. So, kaya minsan yung preacher, yun yung nag-challenge lagi sa atin eh. Pag ikaw lang, okay? Pati yung nakuha mo sa... Kasi maitindihan mo yung mabagay dito. Yung iba, hindi. Ano ba ito? Okay, nagpakita. Okay. Yun na yun. Oh, hindi dinitali niya tapos agad. Okay? Pero laging may lesson pag ikaw ay inaaral mo na yung nangyayari dito. Okay, kaya sabi dito, hihim. Ano yung kailangan natin pakinggan ng Panginoon? From Matthew 1 hanggang 17, ang dami niya nang ginawa, di ba? May miracles, may mga teaching, may parables. Okay? Nakikinig ba kayo, mga bata? Kay Jesus? Ha? Kaya, Stephen? Makinig muna sa magulang. Ang hirap na sabihin na nakikinig kay Jesus sa magulang, hindi. So, maganda naman to, dito yung mga sinabi ni Jesus, pero kasi so, dahil hindi mo makukuha dito kung hindi mo ginagawa yung basic. Yung mga bata, makinig ka sa magulang. Matuto ka, makinig. Paano mo makinig? Nakatuto. Okay? Kung hindi ka naiintindihan, yung tanong. Okay? Pag hindi ka talaga focus pa, hindi mo makinig na nakafocus, ay lalo naman hindi mo makukuha yung isang sinasabi dito, nakasulat lang. Diba? Kaya tinitrain kayo na makinig. Focus. No, walang ginagawang ibang bagay pag nagsasalita dito yung teacher. Sunayin nyo na yun. Kasi nga, mayroon pa tayong ganyan. Yung ba, hindi na kailangan yan. Kasi nga, minsan kailangan mag-focus sa mukha ng ano, nagsasalita. Para kuha mo yung mensahe talaga. Kasi minsan nasa mukha yung nakasulat eh. Alam mo ba yun? Oo, kasi nakikita mo kung alam niya yung sinasabi niya. Masaya ba to? Exciting? O hindi? Hindi ito pala nakating eh. Parang... So, baliktad. Okay, kaya focus kayo dito. Ito, pag meron lang kailangan tingnan. Okay, so tapos na yun. Yun na yung kwento. Medyo simple, pero actually, importante yan. Kasi kaya inuulit ni Peter yan. Kinuwento niya yan. Pero maganda doon, nirelate niya sa Word of God na mas importante pa yung Word of God kaysa nung nakita nila. Punta niya. Kaya pinag-aaralan niyo yung Word of God, mas importante pa rin yung Word of God kaysa sa nakita ng mata nila. Kasi actually, nakikita natin minsan, parang nakarap ka lang pag dumaan yung ilang taon. Nakita ko ba talaga yun? Diba? Yung mga panahon na naalala ko, yung mga nakita kong maganda ko, mga place, ang iba natin. Buti nga may picture. Kung walang picture, makalimutan mo na yun eh. Tama ba? Kasi sabi ni Peter sa kanyang kasayang nga natin yun. Sa Peter. Sabi nga, 1 Peter. Makita, magaling. First, second Peter mo na.
Okay, sabi dyan. Okay, so si Peter parang napaalam na. Sabi dito, moreover, I will endeavor, sa 2 Peter 1:15, moreover, I will endeavor that ye may be able, after my disease, okay, mamatay na siya, to have these things always in the remembrance. Kasi nakita niya si Peter, medyo matanda na siya, mamatay na siya, nakikita niya na yung mamatayan niya. Okay, sabi niya, importante yung tinuturo niya. Okay? So, kayo, mga bata, tinuturo kayong magulang, importante yun, di ba? Pero yung sa church, importante lalo. Kasi parang sa church, parang magulang yung pastor, no? May mga alalaman yung member, pero madalas ay hindi, yung agwat medyo malaki. Kaya sabi nito, makinig kayo, maintindihan nyo, at maalala nyo yung mga aking sinasabi. Okay? Bakit daw? Kasi sabi sa 16, for we have not followed carefully devised fables. Okay? Kasi, again, ang tao, ganun minsan eh. Kaya madaling madala. Okay? Pag nakipag-usap ko sa mga ito, minsan hindi ako makapaniwala. Pinaniwalaan nyo yun? Napakasipag din magbulalas ng salita ng Diyos. Ito, sablay. Either hindi ni-research talaga or may attitude kasi talaga tayong tao ng ano. May masabi lang, okay na. Hindi ganun yung tingin sa salita ng Diyos na napaka-importante. Right? Kasi sabi ni Peter, nakikita niya dito, for we have not followed cunningly devised fables. Okay, oy! Parang hindi kami dito nag-iimbento lang, ha? Parang ganun, sabi niya. So, iniisip niya siguro na posible itong mga ito pag wala na ako. Okay? Medyo hindi na nag-iwala ang Panginoon kasi nga iba na yung pag-ilos ng Panginoon. No? Maalala yun sa ganyan din yung mga disipulo na sinulatan ni Pablo eh. Naliligaw na sila, doon pa sila. Buhay pa si mga teacher nila. Ano ba yun? Bakit ang isang tao pag tinuruan ngayon, natutunan niya na ba lahat ng tinuro sa kanya? Hindi eh, di ba? Kaya sa atin ito, hindi pa sobra itong 3 times a week eh. Kasi yung tinuturo natin, yung pinag-aaralan natin, sobrang importante niya. Okay? Ang dapat mangyari sa atin, matutunan ng gusto, i-absorb ng gusto, hindi yan magtatapos sa'yo, i-share mo rin yan. Pag hindi mo nakuha yan, or kahit sabihin natin yung tinuro sa'yo, at least yung na-feed sa'yo, 50% lang yung nakuha mo, paano? Pwede siyempre, ipapasa mo yun, ano, kulang na rin. Tapos, baka yung iba, nakukuha nun, konti na, ano matitira? Kaya kung hindi ka magtataka, yung mga church niya, parang ano, entertainment. Wala na. Nakakalungkot na yun, nakakaiyak. Ano nangyari dito? Ito naman ang Bible. O bakit yung tinuturo, kabaliktaran na nga minsan eh. Hindi nila alam, basta ano, iba yung ano nila, iba yung motivation nila. Ando naman talaga sila, minsan dami pa nila. Diba? So, boggles the mind. Ano nangyari yun? Pero hindi yun sikreto sa atin. Kaya nga sabi ko, pag hindi kayo nagtino, hindi tayo nagtapat, tayo pare-pareho, nangyari sa atin. Ito yung expectation sa atin ng Diyos. Dito lang tayo. Nakakalungkot yun. Bakit? Okay? Kaya sabi ni Peter, wait, totoo to. Ano ganun eh. Isa mga makapansin nyo. Kaya pag lumaki laki, o kahit minsan kailangan nyo mag-lead, di ba? Ito si Stephen nga, like my illustration, kasi pangalan siya eh. Kasi ano, sabihan ko, inutusan ko, yun ang maniwala. Diba? Ayaw na masunod. Diba? Mahirap magpasunod. Diba? Ba't kaya? Kasi ang tao, may kanya-kanya utak. Ngayon, masaya kayo. Sige, susunod ako bukas. Ayaw ko na. Diba? Hindi madali. Kaya sinasabi ni Peter, hoy! Totoo to. Ah, kinapaalala niya. At sinabi niya dyan, we have made known unto you the power and coming of the Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Okay? Ano sabihin nito? Kailan ba yung when we made known unto you the power? Kasi nga yun, sinasabi lang naman niya yan. Kinukwento, of course, ini-imagine ko, siguro powerful creature itong mga to. Sa dami nilang follower, nilang nauubra yung ano,
wala kang kagana-gana. No? Pero still, parang pino-force naman rin. By, dito naman, by means of letter. Totoo to. Pinaalam namin sa'yo to. Pinapaalam namin yung kapangyarihan. Especially pagdating ng Panginoon. Pero sabi dito, eh kami nga ay witness. Okay? So again, di mo pwedeng iyan. Di naman na-record yun. Kaya sabi dito, for he received of the... Punta tayo dito. Jump tayo. And this voice which came from heaven, we heard. Okay, nakita niya, narinig nila yung boss ng Diyos, di ba, binanggit sa ating kanina, when we were with Him in the Holy Mount. Ngayon yung kanina binabasa natin. Kaya sabi dito, we have also a more sure word of prophecy. So kahit ito, kinukwento ko sa inyo, nangyari ito, pwede kayong maniwala, pwede medyo hindi, medyo bilit, okay, hindi niya kilala yung mga si Peter. Okay, bata kayo, matanda na si Peter. Hindi naman nangyari yun, ang pagkakit na nun. Hindi naman na-record sa video. Okay? Kasi sabi ni Peter ngayon, tinuro niya tayo, or yung mga kasyara dito, na sa Bible. Okay, sabi dyan, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed. Okay? Mas mapapabuti kayo, mas mapapabuti sa inyo, o mapapabuti kayo pang, ano daw, kung kayo ay, ano yung take heed? Tatalima, makinig, at, tama yun, tumalima. Ano yung sabi? Tagalog na Tagalog eh. Sabi, makinig at hindi lang basta narinig. Okay? Tanda, ano yung sinasabi nun? Makinig ka sa Bible. Basahin mo yan, pag may sinabi yan, hindi labas sa tenga. Pasok sa kabila, labas sa kabila. Okay? Tapos, parang... church. Kaya minsan, naano ako sa'yo, konting ano lang, lahat kayo, lingunan. Ano yun? Kasi ibig sabihin, kulang pa sa focus. Okay? Kulang pa kayo sa focus. Pag intentional kayo sa pakikinig, ano yun? Inaalam nyo, pati yung galaw ng bibig. Ibig sabihin doon. Iisip mo yan. Okay? Sabi dyan, makinig kayo sa Bible. Okay? Sila ang tawag nyo dito is sure word of prophecy. Where until you do well to take heed as unto a light that shineth in a dark place. So, merong illustration siya. Para daw, ano, pag madilim dito, pag gabi, di ba? Pakit dito, stay. So, pag maliwanag, maganda ang nakikita ka. Okay? So, lalo na daw sa isang dark place na pag brown out, okay? Buti nga hindi na masyado. Dati naalala ko ng bata pa. Anong year ba yun? BL ba yun? 90s. Panong ito. Kori ba yun? Nakakaliwa sa akin. May ilaw naman. Wala akong kuryente. Pag ganun. Dalas nun eh. Wala akong pag mag-election yun. Nakaalag ka na ano, hanggang gabi. Andila, wala ka naman sa probinsya. So, hirap. So, na-appreciate mo yung lalo ng paggabi, yung ilaw. Walang ilaw, ang hirap. Nagawa tuloy namin, no? Nag-alabas kami ng bahay. Wala paano, may buwan. Okay? May sabi dito, yung Bible daw, parang ilaw na nagliliwanag. Okay? Na hindi mo makita yung ibang dapat mo makita kung walang Bible. So, naging nangyari yan sa Israel. Okay, nangyayari sa akin ngayon yan. Nakakita na ba kayo ng bansa? Anong bansa ngayon ng ano? Pag pinag-aralan mo, makawa naman ko. Anong alam yung bansa ngayon na gano'n? Somalia. Ha? Somalia? Hindi ko alam yun. Africa ba yan? Yung North Korea pinakalaging ano eh, medyo mayaman lang yung mayaman doon. Pero doon ang daming magugutom. Kasi hindi mo alam paano matutuhuan yung ganun tao na talagang brainwash na... Kasi komunista, walang Diyos. No? Nakakaawa. Pag walang Diyos, madilig. So walang Bible, magulo. Okay? Kaya sabi dito, makinig kayo sa Bible, sabi ng Bible na parang isang ilaw na nagliliwanag sa madilim na lugar. Ngayon, sabi nito, until the day dawn and the day
star arise in your hearts. Okay? Ganda niyo ba yun? Medyo malalim actually. Ano yung sabihin nun? Parang yung Bible daw, okay? Parang isang maliit na ilaw lang. So sa gabi, madilim. Hindi na nga tayo masyadong lumalabas pag gabi. Pag liwanag pa rin sa city, di ba? Pag ano yan, talagang madilim dyan. Ngayon, pag naalala ko yung ako yung nag-CET kami at saka nag-OTC. Nakatulog kami minsan sa ano. Minsan, hindi nga nakakatulog eh. Hindi ko alam. Para nasan nyo rin yan. E, siyempre, hindi ka sanay. Wala ka sa bahay mo. At saka hindi ka na rin makakatulog. Meron pa yung time na natulog kami sa ano lang. Sa pinda mismo eh, binigyan kami na ang gawa ng tent, eh lima kami, hindi kami kasi, sabi ko, doon lang ako sa tao ang detent sa, ang bilang lamig pala sa labas, bumukin. Ang hihintay ko na yung mga, umaga na sana, hindi mo pa man ito. Wala na lang yun, titignan mo, liwanag din eh. Hindi, walang ulan. Kahit walang buwan. Yung stars lang maliwa, pero konti lang, di ba? Kasi maya-maya, andyan na yung araw. Okay, andyan yung araw. Medyo lumiliwanag. Oo, maliwanag. Pag tumataas yan, liwanag niya. Pag araw na, alam na natin, maliwanag na talaga. Okay? So, alam niyo ba yung sa pag-unawa natin salita ng Diyos? Ganun eh. Kayo mga bata, parang ngayon, andun pa lang kayo eh. Actually, parang yung vocabulary, naalam niyo pa lang. Kaya tandaan niyo to, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, lamang lalaman kayo sa iba na naaaral nyo yung dapat nyo malaman. Parang ano pa lang yan, mali pa na iliwanag. Pero pag laki-laki nyo, nakinig talaga kayo. Okay, kahit nandito kayo, pwede nyo piliin hindi makinig eh. Yun ang totoo. At sinasabihin mo, umubo ng maayos. Diba? Pwede pa rin yung otak mo bumagala, nakatingin ka nga sa preacher. Diba? So may konting gano'n, no? Ay, si ano, si siya na. Nag-twist dito, si siya na. Okay? So, ano nangyayari? So, kaya sabi dito, until the day dawn and the day star arise in your heart. So, posible yung pinabasa ko doon, ang ganda ng Bible eh. Sa una, parang hindi mo maintindihan, pero to, mayroon pa nakaintindihan ko, te. Sige, basahin mo ulit. Makinig ka pa ng preaching. Makinig ka pa. I-apply mo pa yung nalaman mo. Isipin mo siya lagi. Ba't kaya gano'n? Ba't ganyan? I-apply mo pa. Magtiwala ka sa Diyos. Tigtas ka naman. Hindi ka magtiwala sa Diyos. May sabi dito, parang mahiging araw na yan. Ayun, liwanag na. Di mo na nakalimutan ko na yung gabi. Parang kanina lang, ano, tatlong 3 hours ago, ang dilim dito. Ba't ngayon, liwanag na. Eh, kasi nga, hindi na yung araw. So, ngayon kayo, pag nag-mature kayo sa salita ng Diyos, hindi nyo na minsan mababalikan yung ako, hindi ko na mababalikan yung utak kong ano. Minsan naalala ko, parang wala kang alam eh. Dahil yung sabi yun, di ba? Bata ka pa, ayan, ganyang edad ko siguro, pero hindi mo na masyado nakuha sa Bible. Ano naiintindihan kayo? No? Wala ka pang alam, hindi maglaro, di ba? Pero pag nakikinig kayo, salita ng Diyos lamang kayo. So medyo nagtagal tayo doon, kasi maganda yung Peter na yun. Kaya ito yung sinabi ni sa Matthew 17. Okay, sabi niya dyan ay, ito yung mismo yung nangyari na yun. Kinukwento niya lang. Okay, kaya sabi niya dyan, dito na lang tayo. So, may question ba? Question. So yun, hear ye him. Magkakaroon, magandang sermon yun. Hear ye him. Ibig sa natin dati, learn of me, di ba? Ito naman, hear ye him. Pakinggan nyo siya sa Jesus. Pag may sinabi siya, seryosohin mo, alamin mo ano yun. Tapos hindi mo malalaman agad lahat. Hindi mo sabihin actually. Pero, pakinggan natin siya. Yan ang sabi mismo ng Diyos, Ama, sa atin. O sa kanila dito, sa tagpong ito sa kanila sinabi, pero tayo pwede din natin gawin, dapat. No? Kasi sinabi ng Diyos yan. So bakit sila natakot?
When the disciples heard it, they fell on their face. Sakit pa nga nun. Pagbagsa ka lang sa mukha mo pa. So, kasi mini-picture dito siguro talagang, ah! Nakakatakot kung wala rin yung Exodus din, di ba? Ang nangyari ito, takot din sila yung magsalita yung Diyos. Moses, ikaw na lang. Gusto ko mga nung Diyos, nung narinig, pero nung narinig ko, nakakatakot. So, minsan ganyan tayo. Actually, kaya nga daw maraming nagbasa ng Bible niya. Kahit sa preaching, oh, kaya magbasa. Sabihin mo nyo, babasa na talaga ako. Pag mag-isa ka na, ang iyong magbasa kasi alam mo yung malalaman mo. Malalaman mo yung nasabi ng Diyos, minsan nakakaakot ka. Ganyan tayo. Pero di dapat. Okay? Kaya sabi mo na Jesus came and touched them and said, arise, be not afraid. Diba? Huwag kang matakot. Ngayon, may mga time talaga nakakatakot ang Diyos. Hindi nga dapat. Bakit ba tayo natakot sa Diyos? Yung tamang takot sa Diyos, okay yun. Yung may kaalam. At saka yung talagang takot kasi pwede niyang gawin. Kasalanan. Ayaw mo magkasala laban na kanya. Pero dito naman, napakinggan lang nila ang Diyos, natakot na. So tayo minsan, ganun din tayo. Kaya natin pakinggan ang Diyos. Kaya natin yung heart preaching. Diba? Dami pa yung tisod niya, dami mga baptist niya, dapat din na tisod sa heart preaching. Ganyan ba nung heart preaching? Alam niyo ba yung heart preaching? Ano yan? Sumisigaw? Hindi lang. Actually, pwede yung, gusto yung pointed. Kahit ka sumisigaw, pointed. Yung sabihin. Sinasabi talaga sa'yo, kanina, ibisita kami, maganda eh. Kaya kami walang bisita eh. Hindi mo wala. Manuli ka. Nalalaya ko, sabi ko, oh, baka mabibigla kayo. Kasi iba, ganun pala yung pumitis eh. So, may tanong ako eh. Ganun ang Bible study. Naaral talaga natin. Huwag kayong matakot. Hindi ko lang matangka kasi ang follow up ko na. Mabago. Okay? So ano pa? Huwag kayong matakot. Amen? Amen. Hear ye Him. Pakinggan natin si Jesus. Sabi niya, uy, wala na si Jesus ah. Ito, wala na. Tapos naman ito. So 9, and they came down from the mountain. So imagine niyo yung ano nila, mood nila doon. Masaya ba sila o ano? Lalo-lalo, excited na, siguro. Natakot. Natakot sila, pero excited, siguro ikukwento nila. Pero ito sabi na ng Panginoon sa kanila. Okay, ginawa na natin ito, nabasa na natin, ganito na yung last time, di ba? As they came down, Jesus charged them saying, tell no vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. Naalala nyo? Nakailan na ito, ang dami na, di ba? Na nagpagaling siya, di ba? Ay, sayo mo, ganun din. Doon sa 16 last, yun eh. Oh, sa 16, di ba? Oh. Paano sabihin na? Ano? Huwag muna sabihin. Huwag muna pagsabi. Bakit? Umanggit natin minsan, may timing ng Diyos. Kung tayo ganun din, yung... Pabita yun. Sa kaya ba sa office, may medyo napapalalik ka minsan. Oh, yung mga natutunan nyo dito, baka naman ano, kasi doon na kami sa sodomites eh. Medyo natadaanan namin. Sabi ko, eh baka naman yung mga bali, alam niyo ba sabi niya sa Bible study namin, ganyan. Eh, workplace yun, hindi mo kailangan pag-usapan. Hindi kaya, okay? Sa atin din, ganun. Pero tayo din, church na to, so pwede din kayo. Okay, tsaka na-glorify ng Panginoon, pwede natin siya talagang kalap. Actually, kalap na siya. Inuulit na lang natin yung termination, passive generations. Kaya sabi ko lang dito na, yun, may timing ng Panginoon. Kaya nung sinabi sa amin doon, huwag nyo yung pagsabi. Okay? Pero nung siya'y nabuhay na magmuli, okay na. So, dito na tayong natapos. Kasi ibang kwento na yun. No question? Question ba? Sige, sige ko eh. Nakakapagtanong. Bakit? Ba't hindi niya pangito sa lahat? Bakit hindi niya sabihin sa lahat? Ayun nga, sabi dito, di pa sa... hindi sinabi, di ba?
hindi sinabi dito, pero yung ating interpretation sa marami ng pagkakataon, I believe yung panong timing, importante rin. So kahit sa mga bagong member, hindi mo agad yan, alam mo ba, member ka dito, para mapatayo natin mo gato. Pinakot mo, eh, alam mo ba, magiging member ka dito. Magbibigay ka dito. Wala pa sa kanila yun eh, di ba? Okay? Ano pa? Sabi mo, yun, ganun yun. May time ng Diyos. Kaya yun mismo, makinig din tayo. Hear ye him. Pag sinabi ng Diyos na, for example, may konti ka lang natutunan, gusto mo bumanat ka na agad. Hindi naman wala naman sa timing, wala sa panahon, at wala ka rin naman training. Mali ganun. Mali din. Okay? Na, bata ka pa, yan, maganda, nag-training kayo. Nakita mo, hindi mo kayo tinupage masyado, di ba? Basta mas maganda yung ma-expose ka lang, ginagawa ang church. And then, nakita mo sa buhay mo na hindi tayo dito tulad ng iba na ginagawa talaga natin exactly yung sabi-sabi ng Diyos. Okay, ano pa? Question. Peter. Kung nakita nila yung Diyos dati, bakit hindi nagpapakita ngayon? Okay, so nasa Diyos yun. Gusto yung pakita, papakita siya. Pero makikita natin sa Bible, kahit yung kami, pwede ko mag-demand o ano, yung masigat niya. Gusto ko yung makita siya, no? Duterte, Duterte, pakita nga sa akin. Hindi ko pwede mag-demand ng ganun. Diba? So, pwede mong i-request, pero nasa kanya yung kung kailan siya nag-appear. Dapat maintindihan natin kahit bata pa kayo. So, minsan kasi ang bata, gano'n, parang, ay, bakit hindi niya? Bakit hindi niya? Diba? Hindi mo na naintindihan yung mga background ng story. So, syempre, malaya yung Diyos na gawin niya yung gusto niya gawin. So, yeah, sa langit, ganda natin last Sunday, yeah, talagang makikita natin bakit niya siya. Pero ngayon, hindi pa. May possibility ba na nagpakilala yung dalawa sa akin? Kinaling mo? Sa tatlo? Tapos hindi mo naman... Wala sinabi kasi. Pero wala sinabi. Pero hindi mo naman makikilala yung na, wala namang picture. Ay, si ano to? Moses to? Ah. Ito si Eli. Yeah. Siguro to. Possible, di ba? Parang... Pwede. Kasi... Kinausap nila. Pwede nga nagpakilala. Pero ang pinakilala. Pero kung sa magtinitignan mo dito, parang medyo nakakadalit ako kasi yung mga nakita natin sa mga cartoons. Parang sumilip na sila. Kaya wala naman sinabi dito. So nakita nila. Kasi hindi nga sinabi naman na nag-uusap sila, di ba? At saka sinabi dito, si Jesus, yung tatlo nag-uusap. So wala yung tatlo, either nakita lang nila. Hindi, ano. Kaya sabi pala dito, di ba? Transfigured before them. Yan. Sabi naman before, sabi sa pwedeng sa harap o pwedeng nakita nila. So medyo napabilis ba tayo? Ang ganda nga ito eh. Imagine nyo lang, so basahin nyo yung Bible, basahin nyo ito. By the way, pag magbabasa tayo ng Bible, hintayin tayo. Okay, mga bata? Kaya papagaling nga, mabilisan. Ang gulong tingnan, ang gulong pakinggan pa, hintayin sa Bible, di ba? Ano pa? Kaya anniversary, next Thursday. Oh, gano'n tayo katami. Ito, katami ko rin. Ha? Thursday. Tsaka Sunday. Tsaka Sunday. Huh? Oo, makikita ko rin sila. Thursday? Ang ano siyang doon? Parking. Ha? Parking. Doon kayo din sa medyo malayo. Hindi sa malayo na kami ang papay. Para dito na sila kasi. Kahit ng bad zone yan. Ano ako dito na sa lead drive. Hindi mo siya na magkakatabi. Kailala naman. Ano ko nung manga? Dito. Sa dulo. Sa dulo. Papaalam ka. Punta nga natin yung parang ready yung matanda doon na ang pinimento di pa. Yung? Naalala ko lang. Sino ba? Yung niyari mo ba kayo dito? Yung kasi lang sa gero? Yung babae. Ah, babae. Sabihan natin. Bakit?
Naalala ko lang na yun. Kasi nakakausap ko na siya. Ito na yun, pwede ba namin kayo share nandito habang pagbalik ko? Yung DBBS. Ngayon ba lang natin? Hindi. Pero hindi kasi yun din mo mati. Hindi isang babae. Ay, spray pa lang nasa lang sa akin. Sabi ba kayo na kami nakapag-alala mo nila. Alala namin lagi ito, Lord. Kaya nga, hindi naman namin makalala lahat. Kami ang lahat. Ito'y party na namin yung presyo ng kamataan. Huwag ang buhay, Lord. Mayroon ko na sila sa Bible. Mayayari sa inyo. Paunawa po namin sa amin dito. Mga side news po. Alam mo, pagkalamit kami namin. Pag-alamit sila, malamit namin. Ito, give me him. Hanggang namin siya. Mga pagkakataon, Panginoon. Na sa libutan, Panginoon, kayo minamak. Ito ay niloloko ni Ben. So, minsan, naigelo ko sa amin yun. Minsan, minamagawa sa iyo sa masalita. Nawa. At ang patawalin ko kami at tulungan ko sa mabali ko ng ating lamang. Ingat sa mga isa sa mga pagkakataon. Sa iyo, Panginoon. Please, mag-fellowship sa mga kaibigan. Ito yung mga talumpay. At ang pagkakasalanan, Panginoon, may talagawain dito. Makatulog